Sa mga hindi nakakaalam, I have interviewed local celebrities like DJ Mo Twister, Jose Marichan, and the Itchy Worms, as well as international speakers and authors like Trent Horn, Jason Everett, and Jeff Cavins in my podcast before. I myself am a Catholic podcaster, speaker, and author. Pero alam nyo bang dati ay hindi ako naniniwala sa Diyos? Yes, I used to be an atheist. What led to my conversion to the Catholic faith? I'll tell it all in this video. Kamusta? I'm Jay Aruga, host of The Jay Aruga Show and author of the book Conservative Ka Ba? A Three-Step Approach to Protecting the Filipino Family from Woke Ideology. In this episode, magiging vulnerable ako sa inyo. Kaya huwag niyo akong i-judge. Ikukwento ko ang aking nakaraan. Bago ako naging Derek Ramsey of the podcasting world, of the Catholic faith-defending world, ay simpleng Derek Ramsey lang ako. I guess the question in your mind is, paano ako naging atheist? It all started way back in grade school. I had a normal childhood with two siblings and two parents of opposite gender having an intact marriage but sometimes may ups and downs. My mom is a devout Catholic while the male role models in my life, let's just say, nanonood sila ng porn habang nandun ako sa sala nung 7 years old ako. Pagdating ko sa school, kinukwento ko sa mga kaklase ko ang mga napanood ko. Bida ako sa kanila. Bukod dyan, ang female role models ko naman ay mahilig makipagkwentuhan ng buhay ng may buhay. And yeah, pinapahaba ko pa, pero ang gusto ko lang sabihin ay Marites sila. At nahiya lang ako kasi isa talaga sa kanila ang pangalan ay Marites. Okay. Nung high school, I was enrolled in a Catholic school pero ang barkada ko noon is far from exercising their Catholic faith. Nanonood din kami ng porn sa bahay. And we listen to rock and roll. May line sa isang kanta ng NIB ng Black Sabbath na natakot ako noon pero na-desensitize din ako eventually. Nung bata ako, pinapangarap kong maging rockstar. Lagi kong ini-imagine na sikat na rockstar ako na may legions of fans na humihiyaw. Mala Beatles. At ang pangit ng combination na may rockstar dream ka at pinalaki ka na ino-objectify ang women. Pagdating ng college, isa na akong ganap na atheist. Sa UST ako nag-college, University of Santo Tomas. Bakit ako naging atheist? Tintry kong alalahanin kung bakit ako naging atheist noon. Parang ang ginawa ko lang dahilan ay heartbroken ako. Hindi kasi ako sinagot ng liniligawan ko noon, kaya ako naging atheist. Saka nalayo ako sa mga magulang ko nung college, both physically dahil nag-dorm ako sa mga rocker friends ko and emotionally. When I examined my own beliefs in God nung time na yon, na-realize ko din na I only believed in God dahil ito ang tinuro sa akin ng school at ng mother ko. San nga ba galing ang Bible? Mukhang gawa lang naman ito ng tao. Bakit ito ang main reason nila in believing in God? Then may iba pa akong mga philosophical questions like the problem of evil. If God is all good, all powerful, and all knowing, kung kaya niyang tanggalin ang lahat ng suffering sa mundo at hindi niya ginagawa, baka hindi siya all good. Kung all good siya pero hindi niya matanggal ang lahat ng suffering sa mundo, baka hindi naman siya all powerful. Hindi pa palasak ang internet noong 90s. Kung gusto mo ng mga sagot sa mga tanong na ito, hahanapin mo pa sa library. At sa mga hindi nakakaalam sa sagot sa mga tanong na ito, maybe we'll discuss them in future episodes. May isang incident nung college na nag-seed sa akin into doubting my atheism. Habang bumibili ako ng typewriting paper sa local school supply sa store sa Uste, pisong typewriting ang binili ko ha. 25 centavos ang isa, kaya dapat 4 if you do the math. However, 5 ang kinuha ko. Deliberately. 5 imbis na 4. 5 instead of 4. Maliit na bagay for some, but stealing is still stealing. Malaki man ito o maliit. Something there shocked me sa incident na yon. Nung ninakaw ko ang isang pirasong papel, hindi ako na konsensya. Napaisip ako, anong nangyari sa aking moral compass? Paano nga pala ang tama't mali kung wala si God? And I freaked out more sa fact na hindi ako na konsensya while stealing. Parang sa loob-loob ko, meron pa ba akong soul? If a soul even exists? Hindi ko sinasabing wala kang konsensya kung atheist ka. Kinukwento ko lang ang sarili kong experience nung naging atheist ako.
Hi, I'm sorry I didn't see you there. I was too busy blocking out the haters. Hindi ako worried gumawa ng masama dahil sobrang convinced ako na walang someone up there na nagmamasid sa akin. Ika nga ni Dostoyevsky sa aklat na Brothers Karamazov, without God, everything is permissible. Kung sa maliit na bagay, gaya ng pagnakaw ng papel, nakakalusot ang walang konsensya, paano pa ang mga kurakot sa lipunan? Hindi naman ako naging theist instantly after that incident dahil hindi pa naman ako intellectually convinced that God exists, but it made me think. At gustuhin ko mang bumalik ang faith ko just for the sake of having a conscience, hindi ko mapilit ang sarili ko if I really don't believe in God intellectually. Years go by, and nakagraduate na ako from UST. Nagtrabaho na ako noon sa isang American electronics company. I met this engineer named Alex. Si Alex ang nagpakilala sa akin kay St. Thomas Aquinas at ang five ways of God's existence sa Summa Theologica. Marami pa kaming philosophical discussions ni Alex, like, bakit ang elevator, ang root word niya ay elevate, pero ginagamit ng mga tao pag bumababa ng floor? Bakit ang salitang cargo may car, pero barko ang ginagamit? Bakit ang shipment may salitang ship, pero aeroplano ang ginagamit? Pero hindi lang yon, marami din kaming usapan about God. At unti-unting nagiging intellectually convinced na ako into believing that God exists. Pareho kasi kaming engineer ni Alex. Dinadaan niya ako sa language na pareho naming naiintindihan, which is physics. Also, in-explain niya sa akin na pinapakita ng first way ni Aquinas, which is tungkol sa motion, na hindi maaring mag-take into motion ang Big Bang without a prime mover. Then sa loob-loob ko, naisip ko na, teka, pareho lang ito sa law of inertia ni Isaac Newton, ah, where an object at rest remains at rest and an object at motion remains in motion until no external force acts upon them. So ito at marami pang iba ang pinag-usapan namin ni Alex. And it's kind of a full circle na naging atheist ako sa school named after St. Thomas Aquinas, UST, then ang nag-convince sa akin fully sa theism ay ang five ways of St. Thomas Aquinas din. Kaya, St. Thomas Aquinas, pray for us. Pero hindi pa niya nasasagot kung bakit ako bumalik sa Catholicism. Although theist na ako, hindi pa rin naman ako naniniwala sa moral stand ng simbahan. I still think that premarital sex is okay, same-sex marriage is okay, and contraception is okay. Usong-uso din ang FHM at Maxim nung time na yon. Kaya na-normalize sa akin ang pagbabasa ng mga magazines nito, just like my male role models before me. Naniniwala ako kay God, pero in my point of view, ang hirap sundin ng napakahigpit na standards ni God. One day, sa office, may nakasama akong ang dating daan friend habang nagkakape kami sa common area na kung tawagin namin ay Jolog's Park. Chinallenge niya ang lahat ng paniniwala naming mga Catholics doon. Bakit daw tayo nagdadasal sa mga santo? Bakit daw tayo nagdadasal kay Maria? Bakit daw natin tinatawag na Father ang mga pari kung sa Bible, sinabihan tayo ni Jesus na huwag gawin iyon? Ako naman bilang cradle Catholic, for some reason, ay may instinct ako na mag-lean sa Catholic faith. And maybe it's the Holy Spirit na bumubulong sa akin ito. Something tells me na may defense sa lahat ng criticisms sa Catholic Church ng kaibigan kong ang dating daan. So, I researched. Siyempre sa Catholic Answers ako din lang ng research ko. And this time, common na ang technology na kung tawagin ay internet. All the arguments for Catholicism made sense to me now. Nakinig din ako sa Catholic Answers radio show. Nabasa ko ang mga aklat ni Trent Horn, Jimmy Akin, Carl Keating on a wide range of topics about the faith. I devoured all of their materials. Mas natuto na ako about my Catholic faith at medyo may good grasp na rin ako sa mga explanations about the moral issues. Ang problema lang ay lax ako sa pagpapatupad nito sa aking buhay. Paano ko tatanggalin ang FHM sa aking reading list? Also, ang hirap kaya na hindi pagchismisan ang mga co-workers ko. Wala naman sigurong masama kung tangkilikin ko ang piracy, di ba? In short,
hindi ako isang model Christian. One day, may nakasama naman kaming bago sa Jolog Spark. Jehovah's Witness siya. Ang gusto ko sa kaibigan nating Jehovah's Witness ay game silang makipag-debate. Isa sa pinaka-noteworthy na debate namin ay tungkol sa hell. Para sa mga JW, hindi nag-i-exist ang impyerno. Ako naman, dahil sa mahilig akong makipag-diskusyon, ang ginawa ko ay nag-research ako. Kailangan kong i-prove sa JW friend ko na totoong place itong hell na ito kung saan napupunta ang mga masasamang tao. May talk si Scott Hahn about this, so ginamit ko yon. Basa, basa, debate, debate, basa, debate, basa, debate, until I realized na naniniwala ako sa hell, intellectually convinced ako may hell, but I'm not living my life as if there's a hell. What the heck? That Sunday, for the first time, after a very long time, lumapit ako sa isang pari at ikinumpisal ko ang lahat ng aking mga kasalanan. And at that point, kinoconsider ko nang fully converted ako to Catholicism, sa Christianity, in my mind and in my heart. It took me 18 years from being an atheist to being a theist to believing that the Catholic doctrines are true to fully practicing the Catholic faith. I only considered myself na bumalik ako sa simbahan nung pinapractice ko na talaga ang faith ko. I consume Christ's body, blood, soul, and divinity in the Eucharist. I go to confession when I commit a mortal sin. Because I believe that receiving the Eucharist in a state of mortal sin is sacrilege. Hindi ko sinasabing malasanto na ako, but will persevere to get there with God's grace at sa tulong ng mga sakramento. Eventually, I committed myself to sharing what I learned to people through my podcast. So that's my conversion story. Salamat sa pakikinig. Marami pa tayong pagsasamahan, kaya subscribe na sa podcast na ito. I mentioned some names from Catholic Answers and I said sa intro na na-interview ko ang ilan sa kanila. You might want to check out my conversation with Trent Horn right here.